Yo, what's up mga katunay? So, welcome back sa our channel. So, today's video ay pag-uusapan naman natin is about naman sa closing procedure. So, tapos na tayo sa dining procedure na opening, so closing procedure naman. So, umpisa natin, meron ako yung nanda dito 9 step of closing procedure. Ito ang pagkakasunod-sunod kung paano gawin tama ang bilang isang dining. So, bali parang SOP, standard procedure ng dining sa paglilinis ha. So, umpisa na natin. Sa step 1, unang gagawin is clean the service station. SS, which is nandun ang soaking bin ng mga mela, which is plato, nandun ang sa kutsara, tumblers, mga hugasin, nandun nilalagay. So, dapat malinis yon. Tapos, sa katabi naman ng lagayan ng soaking bin, doon naman nakalagay yung mga non-bio and biodegradable na basura. Tsaka nandun din ang liquid waste. So, kailangan malinis yon. Dapat wala siyang foul smell. Wala siyang maasim or anuman. Kasi, prone siya sa mga SD. Lapitin siya ng mga SD. Kasi, dahil sa foul smell, tsaka nandun yung mga basura. So, pangalawa, clean the table and chair. Sanitize dapat. Punasan will sanitize table and chair. Yun. Linisin yan. Pupunasan yung table pati yung chair. Yun. Number 3, clean the glass panel. Hindi porkit na glass panel ka na umaga ng tangali, hindi ka na magka-glass panel ng gabi. Siyempre, may mga customer pa rin na umahawak sa mga tao dito. Sa glass panel sa pinto. Pag kumakain, may glass panel din sa dining area. So, minsan natatapunan ng gravy, natatalsikan, may mga bata na naglalaro sa bandang salamin, diba? Kailangan pa rin mag-glass panel. Pang-apat, clean the floor. So, kailangan malinis ang floor area, buong dining. Kailangan dyan is magwalis at magmop. Pang-lima, clean the restroom. Restroom ang isa din sa tinitake note ng mga auditor. Kailangan lagi yung malinis. Walang foul smell, walang tissue sa sahig, walang basa, walang baha, walang dumi sa inodoro. Yun, yung mga hand wash, gumagana lahat ng gripong, mga hand dryer, gumagana. May tissue, may sabon, may sanitizer. Dapat malinis ang restroom. Hindi lang sa PWD, hindi lang sa babae, hindi lang sa lalaki, pati ang crew room. Dapat malinis lahat. At pang-anim, clean the floor mat. Floor mat, kailangan nyo malinis. Diba, pagpasok mo sa Jollibee, which is mayroong pinto, meron niyang floor mat sa labas. Meron din niyang floor mat sa loob. Yun. Kailangan mong tinatanggal kasi yan sa gabi. Tinatanggal, pinipressure wash o kaya pinupush brush para malinis. Tapos, tsaka isasampay. Yun. Kailangan din malinis yun. Isa din yun. Kasi, prone pa rin siya sa SD. Pag mabaho yun or madumi, SD pa rin. More on SD talaga. Kaya, more on cleanliness talaga ang target natin. Pampito sa listahan is clean the map head. Bakit kailangan ilinisin ang map head? Ang map head kasi, yun yung pinaka-map, yung may tela. So, kailangan siya linisin all through the day, ay pagkatapos ng araw, or pagdating ng closing, yung pagkatapos gamitin. Kailangan siya labhan, kailangan siya isanitize pa rin. Para kinabukasan, and there's hindi siya dugyutin or hindi siya maitim-itim para magagamit sa umaga. Yun. Clean the map head. Pangwalo sa listahan is dispose the garbage bag, which is yung mga basura, yung bayo, non-bayo, tsaka waterways. Yun, kailangan mo pa rin dispose yun. Kailangan mo itapos sa tamang tapunan. Saan ba tamang tapunan? Ang tamang tapunan po sa store is garbage room. Meron pong garbage room ang mga store. Lahat yan. Pag sa mall naman, meron namang garbage collector. Doon tinatapon nila. Tapos yung garbage collector na magdadala sa garbage room. Kailangan malinis at kailangan mo maitapon ang mga basura. So, last at but the least, pang-sham is clean the garbage room and utility room. Ang garbage room is every, kunyari, may closing. Closing ng 12. Ang sa customer, maglilinis ka hanggang 1. By 1 or wala pang 1, mga 12:30, dumadating na yung mga basurero, which is yung garbage collector. Kinukuha nila yan, pero kailangan mo pa rin siyang bantayan. Kasi meron mga RBD or mga used oil na nakalagay sa garbage room, which is meron dapat specific na kumukuha nun. Nakukuha kasi ng mga garbage collector kasi akala nila basura na, diba?
Yun. Kailangan mo pa rin bantayan. Tsaka dapat meron ding bantay na gwardiya. So after doon, lilinisin mo na. Ganun din, sabon with sanitize. Tapos itutuyuin mo para walang SD. Kasi ang garbage process sa SD, like lamok, langaw, ipis, kailangan din talaga malinis ang garbage room. So after nun, UR or utility room, kailangan mo din malinis. Kasi yun na yung pinaka-final eh. Malinis yung mga chemical na sa chemical cage, yung mga map na labhan na, naka-arrange na dun, mga walis, malinis na, naka-arrange na lahat, mga towel, lahat. Kailangan malinis, dry floor na. So yun lang. Yun lang ang sham na closing procedure ng dining. So yan lang, dito na natin tatapusin itong video na to. After nito, mag-upload din na tayo sa mga kung paano mag floor cleaning, kung paano ang standard na paglilinis ng floor, para alam nyo din kung paano nyo linisin yung floor ng tama. So yun, after nun, yun lang. So sa mga di pa naka-subscribe, don't forget to hit the subscribe button and notification bell para update kayo sa mga bagong video natin. Para update din tayo sa dining checklist at iba pang station checklist. Bali, i-upload natin lahat ng checklist dito hanggat kaya ko. Tsaka yung mga ibang na vlog ko na i-upload ko na lang. Para alam nyo na, hindi na kayo magbabasa. Manonood na lang kayo, replay nyo na lang. Take note na lang din. So maraming salamat. Paalam.